dilim guys. Wala tayo. Nakikita nyo na sa akin salamin. Grabe. Shot na lang tayo. Shot. Yan guys, sa ngayon ay burn out sa atin. So, yan, siya tayo. Hindi lang basa ko guys. Ang hirap sa Pilipinas. Pero hindi. Mas masarap sa Pilipinas kasi ang Pilipinas ay totoong makabayan at malaya. Ba? Kaya napakasarap. Ang Pilipinas ay totoong Pilipino. Ang Pilipinas ay makabayan. Yan, ano tayo, naka-cellphone lang tayo. Kitang-kita mo yung ilong kong laki! So, wala ako dun. Wala akong pakaintun. Kung ano man yung ilong ko, yun ang binigay ng Panginoon, yun ang binigay ng Papa, yun ang binigay ng Mama ko, tanggapin ko. So, that's right. Kung ano ka, dapat tanggap natin. Pangit ka, o maganda ka, o gwapo ka. That's my life. Everything your body is from the God. Always the God is you are life. Thank you. Ang Diyos ganyan. Subukan ka niya. Anong gagawin mo? Ano mo yung sarili mo? Yan si Larry. Yan. Burnout kasi kaya ilaw ko tong isang cellphone ko. So yan, kitang kita yung ilong ko. No? Laki! Budiga! So, yung binigay sa akin, tanggap ko yun. Pero, napakabuting tao yan. Seven years ago, na talagang binago ko yung sarili ko. Pintuan mo na tayo. Gusto kong makita yung katotohanan sa buhay ko. Na maging maayos. Makita ko yung totoong tao. Makita ko yung sarili ko. Kung paano ko ihaharap sa inyo. Napaka yung istorya ay ano, istorya for your life, for my life. Yan lang talaga ang buhay. So, huwag kayo maingit lang sa mga gwapo, huwag kayo maingit lang sa ikaw ay pangit. Dahil ako pangit, huwag kayo maingit dun. Huwag din kayo maingit dun sa maganda, huwag din maingit yung maganda sa pangit. Yun yung binigay ng Diyos. Yun ang kaloob. Kailangan matanggap nyo yun kasi lahat tayo mayroong kapalaran. Hindi yung bakit ako naging pangit? Pangit kayang comment yun, di ba?
bakit ganun yung ilong ko? Pangit din eh. Comment yun. Kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, makontento ka. Yun na yun. Wala ka nang babaguhin dyan. Bakit? Baguhin mo yan. Yan nga yung mga pera, babaguhin. Pero mali. Kahit ka, sinuway mo ang gusto ng Diyos eh. Ikaw yan eh. Diba? For the sharing lang, no? Hindi natin kailangan baguhin ang buhay natin. O anong kapalaran natin na tinatahak at anong gusto mo sa buhay mo na gusto mo maging ganito, huwag natin liparin yun. Kailangan honest yourself lang, hindi yung kailangan, bakit ako naging mahirap? Ang pangit kaya ng katanungan, diba? Natural. Bakit? Lahat ba ng taong sinilang kasama ang pera? Di ba? Wala na. Yun guys. Ito. Ang patulog. Hindi lahat ng tao mayaman. Kasi wala nang magagawa ng bahay nyo pag lahat tayo mayaman. Wala nang magtatrabaho na tao pag puro tayo mayaman. Tandaan nyo yan. E di maghihirap din kayo. Saan kayo nakatira? Sa kubo. May pera nga kayo. Pero sa kubo kayo nakatira. Kasi wala nang gagawa eh. Mayaman tayo lahat eh. Kaya gumawa ng ganyan ang mundo. May mahirap, may mayaman. So, happy ka, yun. Happy ka kapag ikaw ay naging mayaman. So, huwag ka maingit dun. Porkat mayaman sila, naingit ka na. Sama naman. Bakit? Sino ba sila sa mundo? Ang tanong. O sige nga, kung ikaw ay mayaman, marunong ka bang gumawa ng bahay? Hindi, di ba? O di magbabayad sila, ikaw mahirap, natural. Gagawa ka, di ba? Kung lahat ng mayaman ang tao, alam mo, lahat tayo nakatira saan? Sa bundok. Nipa ang ating tirahan. Bakit ka mo? Wala namang gagawa kasi. Lahat tayo mayaman eh. O pakialam. Wala tayong pakialaman eh. Mayaman tayo lahat eh. Unang-una, magugutom din tayo. Bakit ka? Wala nang farmers. Wala nang magtatanim. Kasi mayaman din yung farmers eh. O, wala nang mag-aaral. Eh di, paano? May mga guru natin. Paano yung nag-aaral? Di ba? Yun ang binigay sa atin ng mundo. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Diba? Kaya, hindi tayo pwedeng humusga. Sabihin, ang pangit, ang laki ng ilong mo. Hindi pwede rin yun eh. Diba? Ang tao, pantay-pantayan. Tandaan nyo, kanino man kayo mapunta, mayaman, mahirap, katutubo ka man, o ano ka man, lahat tayo, mahal tayo ng Diyos. Tandaan nyo yan. Walang inapi ang Diyos. Tayo lang ang umapi. Diba? Huwag. Alam mo ba yung umapi? Yung pumatay ng tao, gumawa ng masama, mang-rape, yan ang mga maapi. Ano mo bakit? So, dulan na kasalanan yun sa mata ng Diyos. Kaya, ako, ito, na ano ko yun sa sarili ko na ba't ka gagawa ng masama? Pwede ka naman mabuhay ng kahit na hanggang doon ka lang. Basta kumakain ka lang. Hindi mo kailangan yung salapi na marami para mabili mo ang lahat. Marami kasi nabibili ang pera, di ba? So, yun. Yung mundo natin, huwag natin bilhin. Kailangan natin yung tama lang. Pangarap ko, okay na akong meron ganyan. Okay na akong meron ganito eh. Na buhay. Hindi naman kailangan yung liparin yung langit para marating ko eh. Habang ako ay nabubuhay. Kasi sabi nga, the second life. Totoo yun. Pero ako naniniwala dun. Now may the second light.
Dahil dito, may katawan tayo. Next, nalain natin. Dito, sa may katawan tayo, may ano tayo. Kaya enjoy natin yung buhay. Huwag tayong gumawa ng masama. Yung gawin natin, yung puro kabutihan para baonin natin lahat kabutihan. Ang pabaon sa akin kasi ng tatay at lolo ko at nanay ko, ng lula ko, is kabutihan. Di baling maghirap ka, huwag ka lang magpahiya. Yun, di ba? And guys, maraming salamat. At ngayong 20 ng July, medyo nagkaroon ako ng sarili ko. Pero tanggap ko. Ganun pa man, ano ba naman yung isa kasi talaga, sasaktan ka rin. Pero, pag nasaktan ka, kailangan baliwalain mo lang. Kasi, hindi naman damo talaga. Ikaw din ang magdadal ng hirap sa pag-iisip, sa iyong kalooban. Hindi mo, parang hindi mo matanggap. So, mas best kung tanggapin mo na yun ka lang. Hanggang doon ka lang. So, yun, maraming salamat kayo. Kung bago ka pa lang sa channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated. And like and share and comment. Thank you very much. Ayan si Larry Pangit. God bless po sa lahat.